Hanggang bukas na lang kikilalanin ang provisional authority na binigay sa mga truck na naka-green plate o walang prangkisa. Pero binigyan ng LTFRB ng extension ng mga truck na nagde-deliver sa port area. Ibandila mo, Zen Hernandez. Dagsa ngayon ang mga operator ng trucks for hire sa opisina ng LTFRB para i-follow up ang release ng kanilang prangkisa. Hanggang bukas na lang kasi kikilalanin ang kanilang hawak na provisional authority. At sa Sabado, huhulihin na ang mga kolorum. Kailangan sana bigyan ng extension. Paano po yun kung wala pa yung decision? Titigil ba kami sa pagbiyahe? Ayon naman sa LTFRB, desidido silang ipatupad na ang Joint Administrative Order na nagpapataw ng mas matataas na multa sa Sabado. Pero bibigyan nila ng exemption ang mga truck na nagde-deliver sa port area ng Maynila. Ibig sabihin, maaari pa rin nilang gamitin ang kanilang provisional authority hanggang January 21, 2015. Ito naman ay pinag-utos sa atin ng cabinet cluster on Manila port congestion and we will abide with this instruction para matulungan pa natin yung patuloy na pag-decongest yung sa Port of Manila natin para mawala na yung problema. Laking pasasalamat naman ng mga truckers sa binigay na extension para sa mga nagde-deliver sa port area. Pero hindi pa rin daw lubos na nasusolusyonan ang problema nila sa port congestion. Sa pagdinig sa Senado, inireklamo ng mga truckers ang mataas na singil ng mga shipping line sa bawat container na hindi nila nakokolekta agad, pati na ang mga pangungutong. For example, pag dideliver na ng container para maikarga yung container sa truck, may transaksyon. Habang nasa kalsada yung truck, paparahin niya ng importer, may transaksyon nangyayari. You'll be told as an importer, as a trucker, hindi ka pwede dyan. Pero kung bibigyan mo ako ng ano, lalabas. Hindi, makakapasok ka. Nanawagan ng Senate Committee on Trade and Commerce sa DTI na pulungin na ang mga shipping line para pag-usapan ang singil sa mga importer habang iniimbestigahan nila pati na ang mga alegasyon ng pangungutong. Everyone charges more. In the end, it's the consumer who will suffer for that. Habang papalapit naman ang Pasko, inaasahan ng lalo pang pagdami ng mga nagdadatingang cargo. Kaya puspusan na ang pangungulekta, lalo na sa mga container na walang laman at nagpapasikip sa port area. Zen Hernandez, ABS-CBN News.